Nangangagat na depensa ang naging sandata ng Meralco Bolts upang hablutin ang panalo sa Game 3. Lamang na sila sa series 2-1. Makatabla pa kaya ang Ginebra? Nangangagat na depensa ang ginamit ng Meralco Bolts upang angkinin ang panalo sa Game 3, 83-74. Sa pinakamalaking PBA crowd mula ng ialawang audience, more than 16,000 na karamihan ay Ginebra fans, binugo ng Bolts ang Gin Kings upang umabanti sa final series. Nakadalwa na sila over Barangay Ginebra. Tutuwa na ang series pabor sa Bolts. Sa second quarter ay mukhang iiwanan na ng Gin Kings ang mga bataan ni Coach Norman Black dahil umabot na sa 13 points ang lamang sa kanila ng Gin. Ngunit nang magsimulang humigpit ang depensa ng Bolts, ay unti-unting natapyas ang kalamangan ng mga mag-aalak. Sinabi ni Coach Tim Cao na parang nagpanik ang Gin Kings sa mga huling minuto ng laro. Nawala raw ang composure ng team nang unti-unti nang dumidikit ang score sa pangunguna ni na Tony Bishop at Chris Newsom. Obviously ay ang magandang depensa ang nagpanalo sa Meralco. At para kay Coach Norman Black, pinakakrusyal ang payong block ni Cliff Hodge kay Stan Hardinger sa mga huling minuto ng laro, na nasundan pa ng isang offensive foul ng Pilgerman Banger kay Cliff Hodge din. Noong Game 2 ay zero production si Alin Maliksi, ngunit sa Game 3 ay nakatulong sa Bolts ang kanyang 10 puntos kabilang ang isang basket na nagpadagdag sa lamang ng Meralco laban sa Ginebra. May 30 points at 16 rebounds si Tony Bishop, samantalang may 20 points at 11 rebounds si Chris Newsom. Nabigong maka-score si Cliff Hodge, ngunit solid ang ipinamalas niyang depensa. Nang matanong si Cliff Hodge tungkol sa sinadya raw niyang pananakit kay Justin Brownlee sa Game 2, itinanggi niya ito. Hindi raw niya sinasadyang manakit ng kapwa manlalaro. Intense lang daw talaga siyang maglaro. Hindi pa raw siya nakakatikim ng championship sa kanyang 10-year basketball career, kaya gagawin daw niya ang lahat to win a title. Pero paglilinaw ni Cliff Hodge, kung kilala raw talaga siya ng mga basketball fans, siya raw ang tipo ng player na hindi sasadyaing makasakit ng kapwa atleta. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, umaasa si Cliff Hodge na mababawasan ang mga pambaba sa kanya sa social media. Isa lang daw siyang basketball player na ginagawa ang kanyang trabaho. Samantala, ang Game 4 ay sa Miyerkules, April 13. May dalawang araw ang Ginebra upang planuhin ang magiging strategy nila sa Game 4 upang maitabla nila ang series. Kapag natalo pa sila sa Game 4, mababaon sila sa 1-3 deficit, isang katayuan na mahihirapan na silang makaahon. Mapanganib na kalaban ang Meralco Bolts. Parang nakikita ko ang matamis na ngiti ni Spin.ph columnist Homer Sison mula sa kanyang bahay sa Chicago, Illinois. Ngayon ay mukhang hindi nasasablay ang kanyang walang takot na forecast. I-shoutout muna natin ang ating mga kaibigan na sina Chanel Bautista, Raquel Katama Itoriaga, Renato Rosario, Low Profile, Armando Miguel, Neb Castillo, Jose Ditablan, Edgardo Gonzaga, Edgar Acacio, Richard Espuerta, Roque Bighal, Danilo Miller, Teng 51 de los Reyes, Erwin Taroy and Angelus Restaurant, Joey de la Cruz, Joyce Perez, Gijon de Leon, Ket Isguera, Dion Mercado, Marcelo Lucas, J.R. Mendoza, Rodolfo Ramirez, Felipe de la Cruz, at si Colo Garcia. Sa mga hindi ko po na shoutout, paumanhin po. Sa susunod po nating video ay sisikapin kong mabati kayong isa-isa. Salamat po. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe. At i-share nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.